What's up mga kawais? Nandito na naman ako para turuan kayo kung paano mag-Esmeralda mid sa 1-2-2 setup. Tuturuan ko din kayo kung paano mag-scale to late game kahit na i-invade ka na. At syempre may guest tayo dito na si Omay Binus yan. Yeah, maraming salamat sa pag-invite ulit sa akin dito kawais. Nasang malaki opportunity to. Bali pangalawang content mo na nandito ka sa YouTube ko. Pero wait lang, explain na natin tong game na to. Kalaban natin dito is Excess sa Just ML. Yan guys, unang-una, bakit ako naka-purify? Kasi dahil may Akai tsaka Balir. Ba't ako naka-mystery shop? Kasi kaya ko naman na hindi ako naka-impure age. Tapos mas gusto ko na mas mabilis ako mag-scale sa game. Yan. Yeah, totoo yan. Yan talaga ang magandang purpose ng purify at ng mystery shop. Bali, 1-2-2 setup tayo dito ah. Esmeralda mid. Tapos ang kalaban is 1-3-1 which is yung paneling. Gamit ni nila is Ling. Yeah, totoo. Alam naman natin kung gaano kagaling mag-Ling si H. Parang konti na lang kamukha niya na si Ling, di ba? Sobrang spam niya. Tropa natin to guys yung X. Ayan guys, tamang clear-clear lang tayo sa mid kasi ano. Di naman natin pwede mag-level 1 blue buff eh. Iwasan niyo yung Balir sa ano sa early poke. Maubos yung buhay niya diyan, tapos pwede na kayo ma-invade ng Ling man. Ano. Yan pagkas natin mag-wave clear. Scuttler muna tayo dito o may Venus. Huwag niyo akong i-bash na Scuttler tawag natin na guys. Kasi nag-lol din tayo. Nag-lol tayo. Si Lito Wanderer. Si Lito Wanderer. Yan. Tamang blue buff lang tayo dito. Guys, nakita yung Balir. First kill ng Balir. First kill ng Balir kaya parang gusto natin ipasok yung ano. Tapos, nakita ko lumilipad yung Ling. Kaya nireset ko na agad kasi may retro yan eh. Hindi ko naman malalabanan yun eh. Yeah, totoo yan. Bali, talagang pinipilit tayo kasi wala nga akong retro, diba? Kainaan ni Esme yun. Tapos kainaan din ng 1-2-2 yun. Tama. Kaya tamang, as long as wala kang blue tars, di ka naman namamatay. Okay lang yun. Basta continuous yung farm mo. Yeah, totoo yan. Tamang bili ako ng dalawa doon. Dalawang magic necklace. Tama pa. Kasi mystery shop ako eh. Maubos yung mana ko pag hindi ako na gano'n. Tamo, magka-gold lang kami. Ay, magka-XP lang kami. Tapos paneling pa yung game. Paneling pa sila. 4 na ako. Pero kung nga lang, ang hirap makuha ng ano. Talagang dine-deny nila yung blue sa akin. Pero, wag natin ilaban kasi hindi worth yung ano. I-risk mo yung buhay mo para sa blue buff. So sinubukan nyo pa rin ilaban dito, Wais? Sinubukan nyo ipitin yung blur baller, so sinubukan nyo ipanish, pero mukhang... Tayo ang napanish. Kasi yeah. Ano eh, parang kita mo dun sa clash na yun, parang ang bilis din ng exe dun. Bumakap. Yeah, mas mabilis silang nagkapag-regroup nun. Nakita natin na lima agad sila, samantalang tayo is yung Karis nasa bot lane pa din. And also the Kupra. Bali, nag-ana tayo dito, guys. Nagmana. Nagmana boots tayo. Kasi sobrang hirap talaga pagka no, walang blue buff ka. Tapos gagawin mo na lang is mana boots yung pang ano mo. Pang sustain mo ng mana. Kahit wala kang blue buff, goods lang. Basta naka mana boots ka. Tamang ano lang tayo, green lang tayo dito. Kita natin dito is tatlo yung nasa top. Lagi yung titingin sa minimap guys. Pag mage kayo. Importante yung minimap na yun para mas madali kayo nakakapag-rotate. Ang talo na natin. Kasi sinusubukan niyo ulit i-punish si Atomax dahil nga sa last crush is gumamit siya ng Kicker. Tama ba yun, Wais? Tama ka dyan. Oh, may Venus. Pero yan, nakita niyo yung ano, kahit wala akong blue buff, nasustain ko yung mana, diba? Pero pagka may blue buff kayo, never kayo mag-build ng ano, mana boots. Masasobra naman kayo. So alternative lang talaga siya pag alam mo, lagi kang i-invade sa blue buff mo. May natutunan ako sa tsaka yung mga tip ko lang sa mga 1-2-2 mid laner dyan guys. Huwag kayo matilt kung makuha lang kayo ng blue buff. Yes, always be aware na pag 1-2-2 setup kayo, sobrang laki ng chance na i-invade kayo sa blue buff ng kalaban. Especially kung 1-3-1 yung kalaban mo. Which is ito nga yung pinakita ng execution. Diba, level 6 lang ako, anong level na si 8 yun? Level 7. Nagagap talaga guys pagka walang blue buff. Pero hindi rason yun para matilt kayo. Yan, so tamang farm ko pa rin dito, Wais. Talagang lesson lang talaga dito, guys, is as long as di ka namamatay, as long as nakakapag-farm ka, goods lang.
Huwag lang mamatay talaga. Ang importante, kumbaga ang importante is makapag-skill ka sa lead, yun ang hindi ka namamatay. Di man porket wala ka ng blue buff, diba talo na? Ayun na, nagbag yung ano, SS ko dun. Sure na ma... Tapos nagbag pa yung purify ko, ba't ganun? Ah, naibit ka pa din ng Akai. Parang minalas ata tayo dun ah. Kasi wala pa akong blue buff. Yeah, totoo. So, pero, minanish ka talaga. Pass. Positive pa rin tayo. Huwag tayo matilt. Kasi kung matitilt tayo, madadamay din yung ano natin, kakampi natin. Natol, yung sinabi natin kanina, sobrang part yan ng paggamit ng 1-2-2 setup against 1-3-1 setup. Lalo sobrang na kung Esme ka, diba? Yeah, sobrang prone talaga kayo. Sa invade, kung wala kayong retry, lalo na. Well, nakakita natin dito, level 9 na si Hate. Tapos ako level 7. Kaya so naman maximize nila yung early potential ng Ging. Mas mabilis na silang nakapag-uli. Pero napakagandang silang nakuha mo dun, Maggie. Talagang gagawa at gagawa pa rin tayo ng paraan para makabalik. Yung alam natin yung safe tayo kasi nasa town mo naman. Kita natin, gold ko 2.7, tapos ceiling 4K na. Yan, laki na agad ng gold. Pero okay. Karma naman yan kasi panel naman talaga si Ging. Pero huwag kayong matilt talaga, guys. Yun lang talaga yung ano dito. Mag-farm lang kayo ng mag-farm ko. As long as may nakikita kayo na napaparm nyo, tapos safe kayo. Totoo. Pati dapat alam nyo. Huwag kayong mawala ng ano, liwanag. At pati alam nyo din kung kailan malakas yung lineup nyo. Yan katulad yun sa lineup na yun, which is meron yung Esmeralda and Karin. Alam naman natin talagang sobrang malakas sa late game. Sobrang ina nila sa early game. Alam naman natin yun na mahina ang Esme at Karin sa late. Sa early game. Pero sobrang halimaw naman sa late game. Pag naka ano na. Pag na-build na yung mga gusto niyang i-build. Yeah, as much as possible, bro. Kahit hindi kayo makapush, hindi kayo makakita, as long as hindi kayo namamatay. Hop, lipit. Pero may purify naman tayo din, guys. Ayun ang purpose ng purify mo talaga dyan sa game niyan. Para i-counter si Chuck mo with the Akai. Alam naman natin yung mga Akai main na yan, eh, no? Gabi yung mga ipit. Ito yung subukan ito na si Chuck mo dito. Bali, sa Esme pala, tatlo lang item yung kailangan niya. Ano-anong item yan? Calamity, Feather, tsaka Holy Crystal. Yung tatlo na yun, yun ang pinakakailangan niyo. After nun, lakas na ng Esme niya, legit. So nakita naman natin dito na pinanage ng Team Onyx PH yung Masha. Kasi alam natin na naka-execute lang yung Masha ng kalaban. Mukhang magkaka-blue buff na ako dito ah. Pero nakita naman natin kung gaano kalakas ang hawak ng mapa ng Team Execution. Pero doon guys, nakita nyo, imbis na unahin ko yung blue buff, mas inuna kong depensahan yung mid. Kaso nga lang, namatay ako doon. Pero feeling ko... Kaya napanish ka ni Chucky doon dahil alam niyang wala kang purify. Pero ano yan, effective yun guys sa ibang game na. Imbis na unahin yung mag-blue buff, mag-dep kayo. Totoo. Always prioritize yung Ling minions. Dahil sa latest partial natin is sobrang laki ng difference ng gold ng minions kumpara sa jungle creeps. Parang yung isang buff ngayon, ang katumbas niya is dalawang minion lang sa win. Yeah, totoo yan. Yeah, so 7 minutes and 30 seconds into the game, 9-9 ang score natin dito at makita naman natin na sobrang laki ng map pressure ng Team Execution dito. So, sa ganyang setup wise, tingnan mo paano pa makaka-skill ang Esmeralda. Unang-una, magtiwala ka sa ano mo, sa second core. Yan yung carry. Kasi hindi lang naman ikaw yung magbubuhat dito eh. Hindi naman funnel to, 'di ba? May aasahan kang carry. Kaya habang siya nakaka-skill, dapat tumahabol ka. Kasi sa inyo yung sinusubukan mong gawin dito, sinusubukan mong humabol. Marami naman talaga mag-akay si Chuck, no? Dep kong dep. Makapatay kaya ako dito? Kasi parang marandon kami, oh. Kaya mukhang may ipit na kayo ng kalaban, lalo na feeling yung kalaban niya. Talaga mabilis makaka-back up sa sideline. Pero nakaka-back up na rin yung Atlas natin. Kita niyo sa minimap. Yan. Parang sila pa yung na-punish din. Maganda ba yan? Napakaganda ng Atlas. Napakaganda ng Atlas nga.
Yan, nabubuo ko na. Nabubuo ko na. Sabi mo kaninang core items na hinahanap mo sa Esmeralda, which is the Calamity Reaper, the Feather, and kulang na lang ng Holy Crystal, values. Alam mo kung bakit maganda yung ano sa kanya, parang Holy Crystal? Bakit? Kasi sobrang laki nung shield na binibigay, tapos masakit pa yung bawas ng Calamity Reaper mo, kaya sobrang perfect kay Esmeralda. Mm. So parang ang purpose ng Holy Crystal is for sustain na sa shield, and also for the damage. Tama ka dyan. Hindi ka nagkakamali. Oh, may Venus. Tapos yung Feather naman, tingnan nyo, atake ni Esme. Diba? Yeah, kasi at normal, ano, yung auto-attack base din kasi talaga sa Esmeralda. Hindi siya yung katulad ng ibang mage na puro skill-skill lang. Siya talagang skill, normal skill, normal attack. Parang siya nga lang yung mage na pinipeder, no? Or may kilala kang pinipeder na. Yan, tamang one-on-one. Tutuloy ba ni Benny? Hindi. Alam niya kasing lamang ang Esmeralda sa Masha, lalo na't naka-turtle bop pa siya. Nakakabol na rin ako sa goal dito. Yeah, so ang laki pa rin ng lead ng Team Execution. Hindi naman sa malaki lead nila. I mean, malaki ang lead ng Ling. Yogi the 90 gold. Kasi nga, naka-early tapos panel pa, diba? Yeah, totoo yan. So paano kaya kayo makaka-comeback niya? Ano kaya magiging sekreto ng pag-comeback? Napakagandang cancel ultimate ng Atlas doon for the Akai. Mapapatay ba yung Akai? Napatay ni... Yan, konti nang nakakaskill ang Tari at yung Esmeralda, Wais. At napatay pa nga ang Ling. Napakagandang pero, shutdown ng Shining. Nakita niyo yan, guys. Naipit ako pero hindi ako nag-purify agad. Kasi may mga hero na kakampi na pwedeng mang-cancel sa SS niya. So parang tiwala. Huwag kayo agad mag-purify, sayang. Yan, tamang. Papatay natin si ano dito, Benny. Yun, yun na. Nakita mo na kung ano yung binili. Nakita mo yung Calamity Reaper na bawas. Ay, no? 400, oh. Grabe. Lagi pang napoprock. Napaganda ng item talaga ng Calamity Reaper for the Esmeralda. Sobrang perfect yan. Kasi, ang daming skill, eh. Daming spam, eh. Doon nga, sinabi natin na talagang normal... Skill normal, score normal talaga. Ano, grabe yung bawas niya. Parang nag-e-stack up. Kasi parang medyo nagkakaroon na kayo ng putins kasi medyo nakakaskill niya ang Kari at Esmeralda niya. Wai sa tropa. Ayun, oh. Tamang talon-talon na lang. Ay, ang i-item ko nga pala dito is Oracle. Kailangan ko na ng defensive. Ba't Oracle kaya? Hmm? Tama mo. Ito mo yun? Grabe naman! Pro player! Pro player! Ano yung player ba yun? Digger? Digger yun, Digger yun. Gabi, ang galing mag-map. Gabi, no? Mm-mm. Wait lang, balik tayo sa ano. Bakit Oracle? Ba't Oracle nga, Wais? Kasi, yung passive nun, yung item na yun. Yun na yun. It's sobrang perfect for Esmeralda. Tapos may cooldown pa. Oh, wait lang, outplay ata. Papalaban. Kaya ko kaya? Kaya ko kaya? Ang sakit! Grabe naman yun! Napagandang outplay. So ito na yung tinatawag nating power late game. Power spike ni Esmeralda, guys. Yeah, ito sa mga 3 items lang kailangan na para mandurog yung Esmeralda mo. So wow. Nakita naman natin dun sa Clash of Clans 2 versus 1. Masha and Uranus against Esme. Pero pag ganito, guys, ang tip ko lang sa inyo na hindi ko ginawa sa game na to, benta nyo na yung mana boots nyo. Ah, okay, okay. Mag-event, mag-boots na kayo ng kunyari, defensive or cooldown. Yeah, sa game yan, pwede siguro ito mag-build na... Ayan, ngayon ko lang binenta. Ng warrior boots or ng cooldown boots. Para sa cooldown reduction, kaya more skill to spam. Yan. Nakita niya yan, ilang beses ako. Grabe. Parang, alam mo yun, nag-shopping ako ng Yeezy. So, ang dami kong binili. Gusto nyo ba ng ano, sapato? Ang dami Hindi, kasi napansin ko lang na sobrang laki ka na ng cooldown ko. Unang-una, blue buff, 10%. Calamity. Tapos Oracle. Kaya parang lagpas na sa 40% cap ng cooldown reduction. Yeah, useless. Pero Wise, tingin mo, ano pinakamaging main reason kung bakit kayo naka-comeback? Or paano kayo nakahabol sa gold lead ng execution dito? Tulad nga ng pinagsasabi ko kanina pa, as long as nakaka-farm ka nang hindi ka namamatay, hindi pa tapos ang laban. Try lang maka-scale, lang maka-scale. Yeah, which is yung pinakita ng Team Onyx PH dito, which is talagang sinubukan nilang i-scale ang carrier ng Esmeralda. So, yun na nga, nakikita na natin dito sa clash na to kung gaano kalakas ang power spike nila sa late game. Yeah, napakagaling kasi mag-set talaga din ng Atlas. Napakaganda pa. Isipo po.
Totoo ba yung bae? Totoo ba yun? Hindi ko alam eh. Ayan na lang natin yung ano, yung viewers na lang mag-ano, mag-comment. Kaya so nakita talaga natin dito kung paano dapat mag-skill or paano dapat i-hold yung game. Gabi yung shield ko guys, oh. Dahil yan sa Oracle, tas ang taas pa ng AP ko. So godlike ka na sa game ngayon. Ah, so nanahalo pala kayo noon. Galing. Kahit ano na, no? Kahit parang pangit na yung early. Na, yes, dahil napakapangit ang early nyo doon. Talagang huwag kayo susuko guys sa ano. Talagang farm lang. As long as nakaka-farm. Try nyo manalo. Huwag agad suko. Huwag agad tilted. Yan. Ganun. Yan guys, eto na yon yung tutorial natin sa Esmeralda. Thank you sa mga nanood dyan. Yeah, maraming salamat sa mga nanood. Subscribe nyo na yung channel ko, Wise Gaming. At and oh my Venus. So maraming salamat sa pag-invite sa akin dito, Wise. Tsaka yung ano, Onyx Philippines. Yes, like nyo. Please follow Onyx Philippines sa Facebook for more updates. And every Friday, nag-livestream kami dyan. And guys, yun na yan. Bye. Peace. Peace. With the